Sinong maangas, taas kamay. Handang lumusob, patay kong patay. Nasa dugo ko, palapan at pasabay. Kung may duwag, malilipin ko ng buhay. Balasahin ang baraha, patunayan mo sakin. Nagtatanggalan na nga po ng maskara ngayon mga amigos ang magkabilang kampo ni Saul Canelo Alvarez at dating stablemate na si King Ray Ryan Garcia. Nagumpisa ang lahat nang umalis nga po sa kampo ni Canelo Alvarez ang bata ni Oscar De La Hoya na si Ryan Garcia. Noong una ay mapayapang inilahad ni Ryan Garcia sa kanyang social media account na walang samaan ng loob o bad blood sa pagitan nila ng Team Canelo at maayos ang kanyang paikipaghiwalay sa pamosong trainer ni Canelo na si Eddie Reynoso. So balit matapos ang ilang linggo, nagbitaw na mga kataga si King Ray sa mga panayam sa kanya na tunay na dahilan kaya't nilisa niya ang Team Canelo. Ayon kay King Ray, walang oras o hindi siya prioridad ni Eddie Reynoso kaya't parang tumabang ang samahan ng dalawa. May mga pagkakataon daw kasi na dalawang linggo na sa training camp si Ryan Garcia at no-show pa din si Eddie Reynoso. Matatanda ang bago pa lisanin ni King Ray ang Team Canelo, medyo binalasan na siya ni Canelo sa social media. Ayon kay Canelo, sinasayang ni Ryan Garcia ang talento dahil kulang sa disiplina ang bata. At naikumpara pa nga ni Canelo ang kanyang sarili kay Ryan Garcia. Ayon kay Canelo, may pagkakataon daw sa kanyang boxing career na lumaban siya ng 15 beses sa isang taon. Nung una okay pa kay King Ray ang banat ni Canelo, tinuri niya itong payo ng isang kuya. Pero fast forward nga po tayo ngayong 2022, banat ngayon ni Ryan Garcia sa Team Canelo. Maayos naman ang naging umpisa ng kanyang paikipagsanib-puwersa sa Team Canelo noong 2018 hanggang sa unti-unting lumala ang sitwasyon. Noong laban daw ni Garcia kay Fonseca noong 2020, 2 weeks na lang ang laban niya kay Fonseca nang magpakita si Reynoso at yun daw ang unang beses niyang sinabi sa kanyang manager na dapat nang palitan ng kanyang trainer. Ang mga ganitong asal daw ni Eddie Reynoso ang dahilan din ng pag-alis ni na Virgil Ortiz. Bagamat hindi nga po sinabi ni Ryan Garcia, pero kung ating nga pong papansinin maging ang former heavyweight champion na si Andy Ruiz Jr. ay hindi na nga rin po sumasama ngayon kala Eddie Reynoso. Dagdag pa ni King Ray Ryan Garcia, may pagkakataon nga din daw po mga amigos na sa mismong laban na nagpakita itong si Eddie Reynoso tulad ng ginawa nito kay heavyweight contender Frank Sanchez. Samantala sa iba pang balita mga amigos, nilinaw ni junior welterweight undisputed champion Josh Taylor na bilang na ang kanyang araw sa junior welterweight division. Kaya naman kung gusto daw ng rematch ni Jack Catterall, kitakis na lamang daw po sa 147 pounds o welterweight division. Yun nga lang ang masakit sa panig ni Jack Catterall kung lalabanan niya si Josh Taylor sa welterweight division. Wala na pong mga belt si Josh Taylor kapag umakyat ng welterweight division. Alasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha, sino man ang mabunot, akala